Yung proseso is, first of all, kailangan lang nilang pumunta sa mga hospital na may Malasakit Center. Okay. Ito matatagpuan sa mga DOH-run hospitals and selected LGU hospitals. Gusto nyo bang mapabilis ang proseso sa Malasakit Center? Well, tuturuan ko kayo ng mga tips at tricks na dapat natin gawin at kung paano tayo mag-a-apply. Okay, umpisahan natin. Tip number one. So, kumuha tayo ng certification sa barangay at DSWD na kayo ay number one, indigent, o kaya ay single parent, dahil advantage yan kung kayo ay single parent or kung kayo ay PWD. Yan po yung mga advantage. Okay? So, mabilis tayo makakuha. O sa iba, optional to, pero mas maigi na meron na kayong dala para less na yung mga tanungan sa inyo. Okay? So, tip number two, ano ang mga kadalasan tanong sa interview? Okay? Bibigyan ko na rin kayo na idea kung ano ang mga tinatanong. O, unang-una, kung sino yung aplikante. So, kailangan ng kanyang name, birthday, birthplace, saka age. No? And then, yung monthly income nung pasyente. Okay? So, dapat alam nyo rin to kung magkano ang expenses ng kanilang pagkain. Daily yan, ha? Tapos, trimestre nyo lang para sa monthly. And lastly, magkano yung monthly bill sa kuryente at sa tubig. Okay? Kailangan smart kayo sa pagsagot dito. Kaya, binigay ko itong tip number two dahil unang-una, kung kukuha na kayo ng certification galing sa barangay o sa DSWD, meron na kayong, halimbawa, indigent certificate. So, may iwasan nyo na to o kaya less na yung itong tip number two na itanong pa sa inyo. Pero posible pa rin itanong, kaya at least hagat maaari alam nyo ang inyong isasagot. So, you have to be smart dito sa mga tanong na to. Okay? So, tip number three, ano ang mga dapat na ihanda o ano yung kailangan para pa-process yung ating application? Okay, number one is yung medical abstract na galing sa hospital. And then number two, yung discharge summary galing din sa hospital. And then yung clinical abstract na binigay ng doktor. At lastly, yung letter of justification from the doktor. Importante rin itong letter of justification. No? Ito yung pinaka-certification ng doktor kung bakit niya kayo in-endorse, halimbawa sa clinic o in-endorse for laboratory, etc. Okay? So, kailangan din yan. So, kailangan bago kayo i-discharge ng doktor, humingi na kayo ng letter of justification. Okay? So, tip number four, pumunta na sa billing section ng hospital at kumuha ng assessment ng billing. Okay? So, dala-dala nyo na lahat. Yung tip number three, yung mga requirements, ibibigay nyo na ito sa billing section ng hospital para maibigay sa inyo ang summary kung magkano ang total na babayaran. Okay? So, at tapos, dyan na papasok ngayon yung papunta natin sa Malasakit Center na nasa loob din ng hospital. Okay? So, at least ready na kayo pag humarap kayo sa kanila. So, as soon as mag-discharge na sila, pwede na silang umuwi, pumunta lang sila sa opisina ng Malasakit Center sa loob ng hospital. Dala-dala, bit-bit nila, yung kanilang bill. Okay. Okay, so, ang unang mag-zero, ang unang mag-deduct dyan sa bill nila ay yung PhilHealth. Okay. After PhilHealth, PCSO. After PCSO, may DSWD. Pero si DSWD naman, hindi yan siya magdi-deduct sa bill mo. Magbibigay yung programa na dinala nila sa Malasakit Center ay yung AIX program nila. Okay. Meaning to say, nagbibigay sila ng financial assistance. Para pambili ng gamot. Masahe. Pamasahe. Pambili ng gamot. Okay. Even up to burial assistance. Magkano ito ang up binibigay? Up to 10,000. Okay. Pagpunta sa Malasakit. From 3,000 to 10,000 or even go beyond. It all depends sa assessment ng social worker. So, wala talagang wala talaga siyang, let's say, itong amount na to, ito yung ibibigay. Wala talaga. It all depends sa assessment kasi meron niyang interview. Yes. Okay. Interview. And meron din po kayong isa-submit na mga requirement. Para kanino ang Malasakit Center?
Ito ay para sa lahat ng mga Pilipino na walang kakayahang magbayad ng bill sa ospital. Okay, so sa ngayon, kahit sa Metro Manila, buong Metro Manila halos ay meron na dahil 31 branches na ang mga meron sa loob ng ospital at 150 nationwide. Okay, so marami na yan. Kaya hanggat mare, gamitin nyo at ma-avail nyo ang inyong mga benefits. Okay, so paano nagiging zero balance? Ito naman yung ginagawa nila sa loob. At least meron kayong idea kung paano nagiging zero balance o paano nila ginagawa yung deduction sa inyong billing. Okay, so number one, pupunta sa PhilHealth. PhilHealth ang unang-unang magdededuct ng kanilang para sa inyong billing. So at tapos, kung kulang pa yung total o yung kulang pa yung babayaran, ipapasa nila ito sa PCSO at pagkatapos sa DOH sa loob din ng ospital para mabigyan ng karagdagang pondo. Ito ay magmumula naman sa PSF o Presidential Social Fund. Okay? So, question and answer tayo. Pwede pa rin ba ako dito kahit member na ako ng PhilHealth? Ang sagot ay yes, pwedeng-pwede. Okay? Although ang PhilHealth ay hanggang 10,000 lang, pero yan ay hindi fixed yan. Okay? So, depende yan sa case at depende kung magkano ang kailangan. Okay? So, kung sakaling kulang, ang MC naman ang magpupunan ng mga kulangan sa babayaran. Okay? So, next. So, hanggang magkano ang kayang punan ng Malasakit Center? Ang standard na binibigay nila ay 50K. Pero ganun pa man, conditional pa rin yan at depende sa total na babayaran sa ospital. Okay? So, and lastly, saan naman natin makokontak ang Malasakit Center? So, meron tayong telephone number at mga local numbers. Kung sakaling meron pa kayong problema o meron pa kayong katanungan o question, so pwede tayo dumiretso sa kanila. Okay, so maraming salamat sa panonood nyo ng video nito at sana may natutunan na naman kayo dito sa ating channel. At huwag niyong kakalimutan na mag-comment kung meron pa kayong ibang suggestion. At sana nasa mabuti kayong kalagayan and para sa lahat, God bless po tayo.